Nuli na ba? Ay, oo. Hi, everyone! Magre-review ako ngayon ng few products from BYS. I have here yung eyeshadow palette nila. Yung peachy. Ayan. Wala siyang mga pangalan yan. Like yung other products na may mga pangalan. So, first, ito muna. Ang pangit pala ng nails ko. Sorry naman. Hindi ko napaghandaan. So, ito muna yung outer corner. Outer corner? Ito muna yung nasa corner. Yung swatch natin. Very pigmented ang BYS. Lahat ng ano nila. Ayan. Ang ganda, diba? Ito yung mga nauusong color palette ngayon. Second, here. Ito. Hindi ko alam kung nag-justify ng camera ko. Yung ganda ng kulay niya, right? And then the next one, here. Ay, naghalo ang kulay. Ano ba yan? Bubbles tissue! Ben si mami? Hindi naghahanda. Okay, again. Here. Ayan. Ganito niyan. And here. Oh, there you go. Sa baba, medyo yung pagka-nude tone nila. O, yan. May pa-shimmer effect si Mayora. Okay. So, let's do the swatch. Ito, okay to pang transition shade. Transition shade. Ang sama. Ayan. Hindi siya masyadong bold ang kulay. Pero, yan. Maano naman siya. Buildable. Right? And then, the next one, here. Yung may pagka-shimmer-shimmery. There you go. Kuha ba? Ang ganda, di ba? Next. Okay lang siya. Hindi masyado. There. Wala ba? Ay, hindi na kukuha. Ito maganda to. Pwede pang highlight. Hindi siya makita sa balat ko, pero maganda siya. Yan yung ginamit. I also purchased this BYS contour, Face Duo. They have highlight. This one has highlight and then contour. Ang ganda niya. Ito yung ginamit ko dito. Although hindi new ako sa pagko-contour, pero ano siya, for beginner okay siya. Hindi siya yung tipong mahirap i-blend. Hindi siya yung tipong kumbaga parang hindi siya nakaka-create ng parang buo-buo ba? Kasi dati gumamit ako, hindi ko alam kung anong brand 'yon. Everbella na ata, or baka hindi lang talaga ako marunong gumamit, or hindi ako marunong mag-contour, kasi ngayon lang ako nagko-contour. Eto, so far, smooth lang yung ano, yung proseso ng pag-contour. Ah, diba? May pa-contour na si Mayora. Maganda siya. Gagamitan mo lang siya ng brush. Pangit lang yung brush kong ginamit eh, kasi lahat ng halos ng mga brush ko, basa sila ngayon, naligo sila ngayon. So, yan. Face Duo, highlight, and contour. Okay din to, guys. Sa paglalagay dito sa taas, kasi for highlighting siya, yan ang ginamit ko dito. Yan. Ganda. Glass effect lang. Pero parang akong naghilamos ng mantika. Alright. Okay. So, ang ginamit kong loose powder today is BYS Loose Powder. 13 grams siya in the shade light. Meron siyang ibang kulay, pero itong ginamit ko kasi ginagamit ko to. Overall, yes, ginagamit ko siya. Pero sa under eye,
Maganda na din naman ang effect niya, pero walang tatalo sa Mary Kay, yung dating minention ko sa isang video. So, ito, okay din naman siya, pero hindi siya as promising as dun sa isa kong, ano, yun lang naman kasi ang na-try ko. Apart from that, okay naman siya. Hindi din naman siya nagbubuo-buo, pero hindi ko din siya ginagamit lagi. Ewan ko bakit. Siguro kung maubos na siya, no, yung Mary Kay. Next is BYS Smudgeproof Waterproof Eyeliner. 4ml lang siya, pero matagal siyang gamitin. Pang-apat. I'm sorry. Pangalawang bottle ko na siya. Na-discard ko na yung isa. Kasi super holy grail ko to siya. Dahil hindi siya talaga as in nag-smudge. Hindi ta- as in, pagka ilagay mo siya, tsaka matte siya. Pagka ilagay mo siya, hindi siya, agad-agad siya nag- what do you call this? Agad siya nagda-dry. Ang tip niya maganda. Here, look. Oh. Maganda siya dahil hindi siya nasisira. Yung iba kasi, yung tip, pag ganito ang tip, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta pag ganyan ang tip, hindi ko alam kung anong material meron siya, pero para siyang plastic. Or, hindi siya, ano eh, bristles eh. Yung iba kasi, parang ganyan na nga ang tip, pero nasisira pa din. Etong BYS na to, hindi siya nasisira. Tsaka matagal na ko na siyang ginagamit, guys. Pangalawang ano na to. Matagal siyang maubos. Kahit araw-arawin mo to. Black na black. Eto, guys, ang bago kong pinagbabaliwan. Madami akong pangkilay, pero eto yung latest craving ko para sa aking kilay, plakadang kilay ni Mayora. Yes, eto ang BYS Brow 10ml siya, guys. Ang dami niya para sa pangkilay. As in, plakadong plakado. Si ate na taga Watson ang nagturo sa akin paano gamitin to. Actually, ang tip niya, mahirap siya gamitin kung ito ang gagamitin mo sa mismong kilay mo. Kasi, kung mapapansin mo, ano siya, bristles siya na medyo stiff. Pero, kung i-brush mo siya direkta sa kilay mo, hindi siya as in kung gusto mong ma-achieve ang ganitong kilay, hindi mo ma-achieve kung ito ang gamitin mo. So, ginamitan ko siya, guys, ng brush. So, ayan. Basta, kung may brush na kayo, ayan. Kung may brush na kayo, kahit anong brush ang gamitin nyo, basta yung pangkilay, ah, yung angled brush, I mean, yun, makukuha nyo na yung ganitong on-flick na kilay. Inday, ang ganda nito. Alam nyo kung ano ang maganda dito? Very, pigmented. As in, walang tatalo kay BYS Brow Tattoo. I could say, dun sa mismong, yung color pa lang, yung pigment pa lang niya, siya yung isa sa pinaka-darkest na kulay. Meron akong nakita sa detail, pero parang mas dark to. Ewan ko lang ha, kasi hindi ko pa natatry yung sa detail. Tapos hindi siya, as in, hindi siya natatanggal agad. Kaya pagpawisan ka, kaya huwag mo lang siyang syempre bigyan ng friction, lagyan ng friction, yung parang gaganunin mo. Pero, hindi siya matatanggal agad. Kaya pagpawisan ka, besh, kahit sa buong araw, as in, ganyan pa din ang effect niya. Plakadong-plakado pa din. Ang ganda nito. So, kung gusto mo ng parang on-flick na kilay, eto ang gamitin mo, beshi. Di ka magsisisi nito.